Joe Phil should reach 33,200 subscribers around tomorrow. Quiet's driving me insane. Silence rattles in my brain. Yeah, I gotta get away. Always waiting for the fall. Hello mga kamikos, kamusta kayong lahat? Sana nasa okay lang tayo na kalagayan at mag-ingat tayo kasi marami ang nangyayari na kung ano-ano sa mundo. Bago ang lahat, huwag niyo munang kalimutan na isubscribe ng aking channel to always click the bell notification para ma-notify kayo pag meron akong bagong i-upload, i-review o gagawing content sa aking channel. So, shoutout muna sa nag-request na ito ng review. So, mega love shoutout kay Mark Fuentes Candelario. Nagpapa-estimate siya ng sahod ni Ka Jophil, estimated earnings niya, or kay Ka Jophil na sahod. So, take note mga kamikos, ito ay isang estimated earnings lamang. So, yung site na pinagkukunan natin is public, that is Social Blade site. Ang Social Blade site ay isang public site na kung saan pwede nyo mapuntahan at tignan yung estimated earnings ng isang YouTuber, maliit na YouTuber man or malaking YouTuber, sa Pilipinas man or outside of the Philippines. Pwede nyo talaga makita yung kanilang estimated earnings, pero estimated lang ito, hindi exact amount na sinasahod nila. So, without further ado mga kamikos, tignan natin yung estimated earnings ni Ka Jophil sa kanyang YouTube channel. Okay mga kamikos, andito tayo ngayon sa Social Blade site or tinatawag na public site na pwedeng matignan yung estimated earnings ng isang YouTuber. Kung makikita dito mga kamikos, si Ka Jophil meron na siyang uploads na more than 135 uploads and yung kanyang subscribers nag-gain na siya ng more than 33,100 subscribers and total video views nag-gain lang naman siya ng 6,329,788 total video views or yung kanyang kabuuang total video views ng mga videos niya na upload sa kanyang YouTube channel. So kung makita dito mga kamikos, yung kanyang country PH or Philippines and channel type entertainment and yung kanyang user created noong April 24, 2020. So bago lang yung kanyang account. Kung makita dito mga kamikos, yung ranking niya sa Pilipinas is nasa 1,538 rank sa Pilipinas. Okay? So mga kamikos, tignan naman natin yung kanyang subscribers count for the last 30 days. Kung ilang subscribers nga ba yung nadagdag sa kanya for the last 30 days. Okay? So kung makita dito mga kamikos, yung kanyang subscribers for the last 30 days, nadagdagan siya ng 4,600 subscribers. Tumaas ito ng 35.3%. So maganda yung flow ng kanyang subscribers na kita dito mga kamikos. Green ito, so it means tumaas. Pag nag-arrow down yan, nag-red, it means bumagsak yung kanyang subscribers count for the last 30 days. And nakita naman dito mga kamikos yung kanyang video views for the last 30 days. Nag-gain siya na more than 976,976,000 total video views sa percentage 19.9%. So maganda din yung flow ng kanyang video views for the last 30 days. And kung makita dito mga kamikos, yung kanyang total subscribers weekly, ayan kung nakita dito, yung subscribers na dito mga kamikos, flat pa, so tumaas ito. And bumagsak din and tumaas. Yan mga kamikos, nakita ano dyan, flat yan and may ano dyan, may graph. So ibig sabihin, pataas, pabagsak yung kanyang mga subscribers count. Hindi talaga pantay-pantay yung subscribers count every week or daily. Iba-iba talaga yan. May times talaga na walang nagsusubscribe sa'yo or walang nanonood sa'yo, mga ganyan mga kamikos, yung flow sa YouTube. Pero okay lang yan kasi hindi naman everyday na walang nanonood and everyday walang nagsusubscribe sa'yo. Okay? Yung kanyang total video views weekly dito mga kamikos, ang ganda ng video views niya dito. Wala siyang flat na dito. So mostly kung makikita dito mga kamikos, pataas talaga yung graph niya. So ibig sabihin yung channel niya is maganda yung flow and maganda yung kapupuntahan ng kanyang channel. Okay? And makikita dito mga kamikos yung kanyang estimated monthly earnings and yearly estimated earnings. Okay? And makikita dito yung kanyang lowest monthly estimated earnings, $244 and maximum niya is $3,900. And yearly, sa lowest niya, yearly estimated earnings, meron siyang $2,900 and maximum niya is 46
$46,900. Yan yung kanyang estimated earnings sa YouTube dollar. Dito nakita mo mga kamikos, mamaya i-times natin ito sa 50 pesos para at least may idea din tayo kung magkano yung estimated earnings niya sa peso. Ilagay na natin sa 50 pesos para at least wala siyang butal or eksaktong-eksakto talaga. So although tumaas na yung palitan ngayon ng dolyar sa Pilipinas. Okay? So bago natin i-times yan, tignan muna natin yung kanyang daily estimated earnings and yung daily subscribers niya, kung ilan nga ba yung nadadagdag sa kanya daily subscribers and kung magkano yung arawan niyang ini-income. Okay, kung makita dito mga kamikos yung date, subscribers, video views, and estimated earnings. Makita dito mga kamikos yung flow ng kanyang subscribers. So maganda. So green lahat at saka naka-plus 200. Makita dito puro 200 plus yung subscribers na nadadagdag sa kanya. And kanyang video views dito maganda din yung flow kasi green. Pag may nag-red yan, ibig sabihin may pinrivate siya or may delete na video or bumagsak yung kanyang video views. And makita naman dito yung kanyang daily estimated earnings. Yung kanyang lowest estimated earnings dito is nasa $7 and maximum niya is $113 and yung kanyang highest daily estimated earnings dito meron siyang $13 and maximum niya is $211. So mga kamikos, hindi natin isa-isahin dito yung data na ito kasi nakikita naman si screen and of a flash naman si screen. Kung makita dito yung kanyang prediction or ka Jophil should reach 33.2,000 subscribers around tomorrow. So ayan mga kamikos, may prediction na talaga dito si Social Blade sa kanyang site na ito, di ba? Kasi kumikita siya sa public and pinapakita din sa public site yung kanyang data, okay? So mga kamikos, nakita dito yung kanyang daily average. Meron siya sa lowest na $8 and maximum niya is $130 and weekly average meron siyang $57 and maximum niya is $912 and last 30 days same lang doon kanina $244 and maximum niya is $3,900. So ayan mga kamikos, yung kanyang daily estimated earnings and weekly estimated earnings or average na posibleng ini-income niya or estimated earnings sa YouTube. So balik tayo doon sa kanyang monthly and yearly estimated earnings and times natin ito sa 50 pesos. So ayan mga kamikos, unahin natin i-times yung kanyang monthly lowest estimated earnings. Meron siyang $244 times 50 pesos. Meron siyang 12,200 pesos sa lowest estimated earnings niya. And sa pinakamataas, meron siyang $3,900 times 50 pesos. Meron siyang $195,000 sa highest monthly estimated earnings. And yung yearly estimated earnings niya naman, meron siyang $2,900 times 50 pesos. Meron siyang $145,000 sa kanyang lowest yearly estimated earnings. And sa pinakamataas niya, meron siyang $46,900 times 50 pesos. Meron siyang $2,345,000 sa kanyang highest yearly estimated earnings sa YouTube. So, again mga kamiko, sinulit ko ito ay isang estimated earnings lamang and yung site na pinagkukunan natin is public, that is Social Blade site. So, mga kamiko, yung income dito hindi talaga yan nag-i-exacto monthly sa highest and sa yearly highest kasi monthly kasi hindi naman pare-pares yung income ng isang YouTuber. Nakadepende ito sa video views and ads. Pag may video views, may ads na lumabas, so may income yung isang YouTuber. Pero pag may views ito at hindi na monetize yung channel, so ibig sabihin walang income yung isang YouTuber. So kailangan magkadikit yung dalawa, video views and ads na lumalabas sa mga videos niya. So ayan lang mga kamikos, napakaganda ng content na ito kasi fishing or catch and cook din yung kanyang content. So thank you for watching once again mga kamikos, and kung may gusto kayong ipapareview, comment down below, i-review natin yan sa next nating video na gagawin. So, don't forget to subscribe to my channel, always click the bell notification para ma-notify kayo pag meron akong bagong i-upload, i-review or gagawin content sa aking channel. So see you on my next vlog at peace. Yo!